So dito guys, may gagawin na naman tayo. Ayan, Huawei Y6 Pro 2019. So dito, mayroon siyang FRP na naman. So yun yung Google account. Babypass natin ito. So tara na. So dito, bubukas natin yung kailangan nating files or tools. Kailangan meron tayo nito guys. So ayan, choose natin ito yung MTK All-in-One DA.bin. Double click natin, doon sa download agent natin siya ilalagay. At doon sa scatter loading file naman, is itong Android scatter passbook. Then, itong authentication file, tingnan natin sa my folder. Okay, iba to, iba na to. Iba to. So, ayun yung authentication file. Then, punta tayo dito sa format tab. So, ayan, format tab po tayo. Then, i-manual format flash po natin siya. Anggalin natin itong nakalagay dito sa begin address 6. Papalitan natin nung andon sa doon sa folder natin. Tignan natin sa folder natin. Ito, Y6 2019. Ayan yung begin address natin dapat. Ito. Control C. Copy natin ito sa begin address dito. Sa My Speedplus tool. Control V. Yun na. Oops. Tignan natin. Control. Copy. Okay. Okay. Hindi tayo makapi dito. So kailangan to ng ano siguro to. Ayun. Okay, di ba? Copy na. So ganyan po 'yan. So ayan, ito po yung ano, yung test point natin, yung unit. Dahil kailangan po natin ng test point, kuha po tayo ng ini metal na pwede nating ipang short dito. Itong bilog na to, ito guys. Yan, ito. Then i-short natin dito sa may metal ground. So i-ground natin siya dito guys. Then sasalpak natin doon sa USB port ng ating laptop. Okay, so tara na, gawin natin. Pero before that, kailangan natin i-click yung start. So mamaya. Okay. So click natin yung start. Then saksak na natin yung unit natin. So tara, tignan natin kung anong mangyayari dito. Kailangan natin ng magandang keyboard.
para iwas sa birya tayo. So dito sakna natin. Short na natin siya. Okay, din saksak. So your device is ready to use, I believe. Wait lang, sa ating unit, time lang natin. Kailangan po patay po yung unit natin kapag gawin natin yun, okay? So dito, short na natin yung fist point niya dun sa ground. Then saksak na natin ulit. So ayun. So tignan nyo po. Ganyan ang lalabas. Okay? Then, set up na natin siya. Dito natin ilagay para makita natin yung maputi. Ito yung unit natin. So dito guys, tignan na natin. Open na natin tong unit. Tanggalin na natin yung USB plug. Then try na natin i-open itong unit. Tanggalin natin yung battery. Balik natin. Then power button. So ayan, try na natin. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na po para po sa mga updated pang mga videos na pwede po nating mapanood. So, hindi lang po tayo tutorial channel, nag-upload din po tayo ng mga video, music videos, movies, at iba pa, mga Kabits TV. So ayan, subscribe na po. So dito, get started natin, set up na natin siya. So ayan, next. So skip natin to. Then next. Mix natin. So ayan mga guys, so mga Kabits TV, ayan mga ka-channel, kung napansin natin mayroon na tayong skip dito. So
So, skip na natin 'yon para ayan, ma-set up natin. So, later na lang 'to. Bahala na si customer maglagay. So, skip natin. Okay, enable all services. Okay, sige na lang natin. Enable na lang natin 'to. Enable and continue. So, later na lang din 'tong mga 'to. So, ayan guys, okay na siya. At maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung gusto niya po pong makapanood ng marami pang mga tutorials, movies, music video, subscribe na po sa ating channel, Beats TV. Magandang araw po sa ating lahat. So, God bless. Bye.